give an introduction sa ating mga catechisms because this is also something na that was fallen out of use sa mga evangelical churches and sometimes even reformed Christians ay hindi ito regularly ginagamit. So we will try to have two parts sa ating pag-aaral sa catechism. I entitled it A Pillar of Protestant Christianity because that's how they saw ang Reformed catechisms. But ngayon ngayong buwan na ito would be the 379th anniversary ng isa sa pinaka memorable na catechisms na nalika sa kasaysayan. In fact, its first catechism question is one of the most famous at well-loved sa lahat, not only ng mga reform but even mga evangelicals. Well, the catechism starts with the question, what is the chief end of man? And the answer is, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Noong 1646 ng October, natapos ng Westminster Assembly ang catechism at ito ay naging bahagi na ng legacy ng Reformation at ng Reformed Christianity, not only to reform churches but also sa mga churches na hanggang ngayon ay minamahal itong bagay na ito. Kaya nakakapagtaka na ang mga catechism na hindi natin ganong ginagamit, pero we are using as a title sa ating lecture na pillar ito ng Protestant Christianity. Well, sa Luke chapter 1 verses 3 to 4, makikita natin dito na ang catechism ay hindi foreign sa Bible. In fact, sa verses 3 to 4, it seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught. So, nandun yung word na katakeo dyan. Kung mapapansin nyo, where we got the word catechism, sinabi dyan ni Luke na itong bago, most likely bagong Kristiyano na si Theophilus, pero mataas ang kanyang posisyon sa lipunan, he wanted to understand yung Christianity. So ang ginawa ni Luke ay sinulatan niya at in-explain niya in two volume series itong Christianity. One is of course the works and deeds of the Lord, and the second is the Acts of the Apostles. So makikita natin dito, this is the longest kind of retelling of Christianity mula sa biblical perspective. At sinabi dyan ni Luke na maganda na ibigay niya ito on an orderly account para kay Theophilus ng sagayon, ng intention, that you may have certainty concerning the things you have been taught. In other words, may dalawang paraan para ituro ang katotohanan ng Biblia at yung buhay at gawa ng Panginoong Jesus. Pwede itong ituro ng basta-basta lang kung paano tayo nakikipagkwentuhan o kung ano man ang need na nag-a-arise. We can teach, let's say, interested ng tao, you want to talk about hamartiology, doctrine of sin, or yung issue ngayon sa social media among reformed guys, yung attributes of God. Pero sabi niya, ang maganda na paraan ng pagre-retell ng story is through an orderly account. So in other words, walang tatalo sa formal instruction because formal instruction gives us the best way and best way possible para mas maintindihan at mas ma-absorb natin ang katotohanan. So, pwede tayong magbuklat lang ng Biblia o kaya magtanong lang ang pastor ng numero sa inyo, magbigay kayo ng number o kaya i-anoin ko yung Bible ko at sasabihin, sabi ko mag-stop at yun ang pag-aaralan natin. Well, we are learning the scriptures but not in a systematic and formal way.
Pwede tayo matuto ng mga passages or texts of scripture, but we will not understand it in a way na mas kapakipakinabang at mas kauna-unawa, lalo na sa mga taong katulad ni Theophilus, someone who is excellent sa kanilang lipunan, sa kanyang larangan. So therefore, may pangangailangan na ang Christianity, it must be presented in a formal way or an orderly manner para mas ma-maximize natin ang pang-unawa natin. Well, walang magkokontra sa mga tao, lalo na sa history, kung pag-uusapan natin ang success ng Reformation. It is undoubtedly a successful movement. Napaka-evident niyan sa maraming mga effects ng Reformation, not only sa church but also sa society. Sabi nga nila, European history has changed its course because of the Reformation. Kaya hindi natin madi-discount yung effectiveness at yung power ng Reformation. Now, kung napaka-effective pala ng Reformation at successful ang movement ng Reformation, syempre, malalaman natin dyan na may mga iiba't ibang mga keys or yung mga kaparaanan paano nag-last longer ang Reformation, yung kanyang effect. May mga kakaibang factors na pwede nating matutunan. I'll give you an example. There are two fiery preachers during the 1800s. They are from two camps. Ang pangalan ng isa ay John Wesley, yung isa George Whitefield. Pareho silang devoted sa Panginoon. Pero wala kang maririnig ngayon na Wilfidian Church. But you will hear a Wesleyan Church. Why? And what is the difference? Yung Calvinist, walang naiwan na church na sinimulan niya. Yung Wesleyan, meron na Arminian. Why? Because it has been said na si John Wesley, he concentrated talaga sa mga methods na maikikarry over, at yung kanyang influence ay tinry niya na hindi lamang ito makapagturo sa mga teachings nila, sa mga gatherings nila, but also para sa mga magkakaroon sila ng mga group or mga sa kanilang systematic na pagtuturo. So therefore, nagkaroon ng legacy ngayon si John Wesley doon sa Wesleyan Church. So you see, even sa ganitong bagay, sa Reformation, makikita natin yon. Kung naging effective ang Reformation, we ask now, anong naging sikreto? Bakit naging long-lasting yung effect ng Reformation? Well, para sa akin, when I study the Reformation, and in fact, ang mga scholars, they agree also to this, that the truths that were proclaimed in the Reformation were not just proclaimed na tapos hindi ni-record. In fact, hindi lamang ito in-speak or binanggit ang mga katotohanan ng Reformation. They were in fact preserved and put into clear and beautiful mediums na tatatak sa puso at mas magagamit ng mga tao. Number one na dito yung catechisms. In other words, ang Reformation sa catechisms natin, it made sure that the children or the young generation will understand the Reformation more easily. Eh, di ba minsan ang theology natin, we study, parang pang may edad lang siya, pang mga nag-aral ng college or high school. But because of catechism, Reformation stooped down. It presented the truth in a more easier to understand language, yet not diluting the doctrines na na nilalaman ng mga catechisms. And then there's also the confessions. And we will forget na one of the best reformations ay ang English reformations, because ang ginawa ng English reformation, kinodify niya into some excellent statements and confessions and documents yung pananampalataya. Well, before the English Reformation, nagkaroon naman na tayo ng tinatawag na mga the Augsburg Confession, the other confessions ng 1500s. But
Nung 1600s, yung mga reform people, nag-excel sila, gumawa sila ng napakaraming mga confessions. Kaya meron tayong Westminster Confession of Faith, meron tayong Savoy Declaration of Faith, and then meron din tayong 1689. Meron tayong 1644, the first London Baptist, and then the second London Confession ng 1677, pero na public siya ng 1689. And of course, one of the lessons na I'm looking forward is church hymns. Not only yung language ng theology ng church nagbago, but the reformers, they were able to put their theology into beautiful hymns na hanggang ngayon ay kinakanta natin. Kakakanta pa lang natin kanina yung official hymn of the Reformation, which is Martin Luther's hymn. Kaya yung language nila, the theology that they had, they did not only believe them, they did not only teach them, the theology that they have, they sung it them. So therefore, napaka-powerful at napaka-enduring talaga ng naging kinahinatnan ng Reformation. Ang gusto kong mangyari sa ating series is we want to recover the enduring tools that made the Reformation effective and lasting in the hope that we will continue to employ them for our own benefit. Siguro sa ating gagawing position, sa aking personal opinion, hindi siya magiging exactly tulad ng mga pedo-baptist ng mga reform, pero kailangan makuha natin yung ma-employ natin to for our own benefit, especially yung catechism. Meron tayong confession. Ginagawa na natin to sa church natin. Yung 1689, we read some parts of the confession every afternoon worship. Yung church hymns, nandun na yan. How about yung catechism? So yun yung gusto nating i-emphasize. Now, what is catechism or what is a catechism? Pag sinabi kasing catechism, lalo na ako, nag-aral ako sa Roman Catholic High School, ang catechism, pumupunta kami noon sa mga elementary schools to catechize students. So it's part of our education sa Catholic na magturo ng about sa Catholic doctrine. So therefore, catechism is a popular practice sa Catholic churches to instruct children. But in fact, we will learn not only the Catholics are doing yung pag-i-instruct sa mga bata using catechism. In fact, ang mga Protestants, not only for their children, but also for them. Ano ba yung ibig sabihin ng catechism? Kasi may mga evangelicals, ayaw nila yung catechism para daw katoliko. Huwag tayong matakot sa word na catechism kung paano hindi tayo dapat matakot sa salitang Catholic, which means general. Ang catechism, it only means instruction or to teach, katekeo. Ito ay biblical practice. Sa Old Testament, makikita natin that the Israelites were told, no, to catechize their children. Siyempre, hindi naman Greek ang pagkagamit, pero ano sabi ng Deuteronomy chapter 6? Sa Deuteronomy chapter 6, habang ikaw ay nakaupo, turuan mo yung anak mo. Pag ikaw ay naglalakad, turuan mo yung anak mo. Pag ikaw ay kumakain, turuan mo yung anak mo. So sabi ng isang preacher, yung nakahiga, yun daw ay bedtime. Pag nakaupo, yun yung time na meal time. Pag naglalakad, ito yung time na namamasyal. So therefore, ang point dito is our children should be instructed sa word of the Lord, sa kay Yahweh. So part ito ng panawagan ng people of God to instruct the next generation about the name of the Lord. Sabi nga sa Psalm 78, tsaka sa Psalm 103, the intention of the Lord para bakit niya nilika ang mga bata is for the next generation to know and praise the Lord. So, di ba? Yun pala yung gusto ng Panginoon. Now, doon sa TGC article na I found helpful, 9 things you should know about catechisms ni Joe Carter, sabi niya, catechesis is a form of religious instruction that typically involves a recitation of information in oral form. The instruction is usually based on a book or document known as a catechism, which contains a summary of principles, especially of religious doctrine, often in the form of questions and answers. While the catechism is the content of the instruction, the person being taught is called catechumen, from the Greek for one being instructed.
And the catechist is the person doing the instructing. The instruction is called catechesis, and the process is referred to as catechizing. So, yung catechumen, those are the people na nai-instruct catechism. This is the form of religious instruction. Yung catechism is yung Westminster Shorter Catechism, Heidelberg Catechism, Keach's Catechism, which is the most popular sa mga Baptist at sa mga iba pang mga catechism. So, ang ibig sabihin ng catechism is from the Greek word katekeo, that is to teach orally, to instruct. Alam naman natin, napakatindi sa oral tradition ng Biblia. The Jews were taught orally, kaya nga memorize nila yung salita ng Diyos, yung Shema, Israel, yung Deuteronomy chapter 6 verse 4. So, kinire-recite nila yon, at meron tayong tinatawag na oral tradition. Now, this is something na na-lose na natin sa ating panahon. Yung pagtuturo, pag-instruct orally, lalo na sa time natin, panahon natin ngayon, na digital age na tayo, usually, natututo na lang tayo, no, na nagbabasa o kaya sa kakaibang paraan. Pero yung oral tradition, sometimes kasi hindi siya ganun ka-reliable dahil sa memory natin, pero we are not known as a generation na may matalas na memorya. Madali tayo makalimot. Pero nung panahon na yon, pinamememorize nila. Sabi nga ni John MacArthur, yung kanyang teacher na si Charles Feinberg, minemorize niya yung napakaraming portions ng Old Testament. Kaya kung mapapansin nyo sa Proverbs, di ba sabi niya, my son, may translation si Kuya Renan, ikintal mo sa puso yung salita ng Diyos. Isabit mo dito sa mind mo kasi nga may mga phylactery sila, parang may yung mga word of God noon, niro-roll nila, nilalagay nila, sinisingit nila dito. The message is, dapat, anong tawag dito, tumatak siya sa isip mo dito sa malapit sa mind mo. So, that's the message ng instructions sa Old Testament. And the people of God have been known always to be instructed. Yan na makita natin sa Galatians 6:6, let the one who is taught the word, share all good things with the one who teaches. So nakita nyo, yung mga members, sila yung tinuturuan. They were the taught. Sa 1 Corinthians 14:19, nevertheless in church, I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue. Diba, yung speaking in tongues, nagkakaroon ng problema, hindi na sila nagkakaintindihan. So, hindi na edifying. So sabi niya, I'd rather use itong aking mind to instruct others dahil ang mas mahalaga ay maturuan yung iba, hindi yung makapag-demonstrate ka ng ganon. And then sa Acts 18 verse 25, he had been instructed in the way of the Lord and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. So itong disciple ng Panginoon, tinuro niya ang salita ng Diyos. So, yung instruction, heavy dito ang Christianity. So, I hope maliwanag tayo dito. I've had the opportunity to go to Thailand nung isang nung mga nakarang taon. At isa sa, no, di ba, mag-visit ka doon sa mga temples nila, no? Isa sa kinalungkot ko na nakita doon na very stark contrast sa mga Christian, sa Christianity, naghahanap ako ng pulpit. Wala silang pulpit ang mga temples doon. Because I'm a pastor, I'm a preacher, natural lang nahanapin ko yun sa kanilang mga temples. But wala. You know why? Because there is no place for instruction sa kanila in a public setting. Individualized ang Buddhism. Meron sila mga grotto, mga prayer spots, mga prayer sticks. Because ang Buddhism is basically praying doon sa kanilang Buddha. Pero wala yung pulpit na mag-i-instruct yung isang leader nila at magsasalita at ganun ang sasabihin niya. So therefore, yun yung isang basic na katotohanan ng Christianity. In fact,
ang Christianity hindi magte-thrive without instruction, without education. Kaya yung catechism natin, this is very ingrained sa pinaka-fundamental na existence ng Christianity. This is foundational sa ating pananampalataya. Kaya pag pumunta tayo sa mga formal catechism, ito yung napakagandang nangyari. They were created to instruct believers. Kumbaga, gumawa sila ng paraan, inisip nila itong heavy and high theology ng Reformation, paano ito maintindihan even the young ones o ng mga tao na hindi theologians o hindi mga pastor. So, nakaisip sila ng paraan. Use this form and this means or medium na magiging magaan siya na maintindihan pero hindi ma-dilute yung theology niya. And that is of course, ang result ay formal catechism. Kaya ang mga catechism para ito ay madaling maintindihan, they were created to instruct believers but the instruction para mas maintindihan nila were usually put in the form of question and answer. Di ba? So hindi naman necessarily kailangan ng catechism na question and answer, basta oral teaching yan, you can call it catechism, pero nakita ito na basic, na very effective form of instruction, yung pagtatanong at pagsagot. Nung nag-Bible study kami sa ABS, I mentioned Psalm 119 verse 11, how does a young man cleanse his way? And then my answer, by taking it thereto according to thy word. So in other words, it is in a form of catechism. Paano malalayo sa kasalanan, mapapanatiling malinis ang lakarin ng isang batang lalaki? Ang sagot ay sa pamamagitan ng pagkikip ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng example. Sa Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Next week, Lord willing, we will try to have a sort of introduction sa mga shorter catechism to. May Westminster Larger Catechism, may Shorter Catechism, may Luther's short Catechism, Larger Catechism, may Baptist Catechism, Keach's Catechism, mayroong Heidelberg Catechism, which is the most well-loved catechism sa buong mundo. So, the doctrinal content of catechism, hindi ito nakalagay ang lahat ng para siyang exactly na systematic theology. Ang catechism, it is a sort of formal introduction sa Christianity. Huwag ka mag-expect na sa mga catechism, ya-address dyan yung supralapsarianism, yung mga points of theology na debate natin, yung cessationism or yung continuationism. Sa mga catechism ng Protestant, laging meron silang either Apostles' Creed, Lord's Prayer, yung Heidelberg Catechism 52 Sundays, doon sa Lord's Prayer, naka-emphasize din yon. And then, of course, ang pinakamatindi dito ay ang Ten Commandments. After na-discuss yung mga basic doctrines, lagi ang mga catechism ay Ten Commandments. So, tingnan mo, yung mga bata, kung ikaw ay may anak na let's say mga 5-6 pataas, can you ask your children or child na makapagsabi siya at aware ba siya sa Ten Commandments? Kung hindi niya masabi yung Ten Commandments, I think pananagutan mo yan bilang magulang na yung anak mo, lumalaki siya na hindi niya natututunan itong mga sampung utos, which is the very basic and the most important commandments sa Bible. Diba? Now, anong gagawin ng catechism? Nandyan na, naka-present in a very memorable way, in a way na mas madaling maunawaan at matatandaan. Diba? Kaya nakakatuwa, whenever I see sa Facebook, yung mga bata, maliit pa lang sila, tinuturuan na sila ng ganitong catechism. And that is what we use, yung shorter catechism. Tagal na namin itong ginagamit, yung book ni Starmid, which is the Westminster Shorter Catechism. Nasa question 81 na yata kami.
kada isang question, 1 week yun. So naka 80 plus na kami. There are times na na-interrupt. Pero last yung aming tinanong sa question is, how does the 10th commandment, what does the 10th commandment forbid? So, pinoforbid niya, sabi niya, answer, the 10th commandment forbids that we will be discontent or we will not be ungrateful in our present state or we will not be happy sa state ng ibang tao. Para yung magiging mainggit ka, magiging jealous ka sa kalagayan nila. So, naririnig yun ng anak mo, naririnig ng mga bata, at even you. Kaya nga napaka-effective ng catechism kasi hindi mo siya masasabi, ay boring, pambata lang siya. Hindi. Pati ikaw bilang magulang at ikaw na may edad, tamang-tama siya para sa'yo kasi hindi mo siya masasabing pipitsugin. Pati ikaw matututo, hindi siya napakababaw. Napakalalim niya pero understandable sa mga bata. So, the point is that catechisms have been proven historically to be effective forms of Christian instruction, especially to the young and new believers. So, papaano mo ituturo ang iyong ang salita ng Diyos? As a pastor na nagtuturo ng Reformation, isa ito sa lagi kong questions na nakukuha mula sa mga bagong mga nagre-reform na pastor. Ang tanong nila, paano mo tinuro sa inyong church yung soteriology? Paano kami magsisimula? Well, huwag kayong mag-alala, si Martin Luther, nung sila'y nag-reform, they also asked the same question. Ang inisip nila, paano nila ipipresent ang Biblia in a way na mas madali siyang maintindihan at mas tatatak sa kanila. Sabi doon sa The Lutheran Difference na book, Luther wrote his small catechism or little manual for Christian instruction in 1528. His intention was to give heads of households, normally fathers, a booklet for teaching the basics of the Christian faith to all those under their care. The large catechism is actually a collection of sermons preached by Luther in 1528. These sermons were edited into book form and expand the topics of the small catechism. Both Luther's small and large catechisms were first published in 1529 and have been used by the Lutheran Church in the instruction of youth and adults for nearly 500 years. Yung catechism ni Luther, mga kapatid, 500 years nang pinakikinabangan ng Lutheran world. So, di ba, napakalaking kasayangan ito sa atin if we will not get in touch with this catechism. Now, I'm not saying na pupunta ka lahat ng catechism, ano, but at least you should have an access and you should at least get a hold of one of the catechisms na meron tayo. So, unahan ko na kayo, kung Baptist kayo, try Kitch Catechism. Madaling tandaan, may bata dito ng pangalan ay Kitch. So, madali natin na mas ma-emphasize yung Baptist Catechism. Yung ginagamit ng Westminster Shorter Catechism, hinihintay ko yung question about sa pedo-baptism. Yung mga bata, ibabaptize. I-skip namin yon because we do not share that belief. Ang intention mo, instruct mo dun sa paniniwala mo, yung anak mo, hindi ng ibang bagay. So, now, gusto ko lang bigyan kayo ng historical footnote dito. Kailan niya ginawa to? 1528 na mga sermons. Ano nangyari ba kay Luther nilang panahon na to? 1525, siya ay nagpakasal. June 13, kay Catharina von Bora. By this time, do sa Black Cloister nila, meron silang anak, mga anak. So, therefore, nakita ni Luther na dapat magkaroon ng instruction sa mga bata. In fact, he is one of the best pastors na ina-address yung issue sa mga bata. Kaya nga nakapagsulat siya ng shorter ng catechism. Sabi ni Luther, isa sa pinakamahalaga na works niya ay yung catechism niya. So ganito kataas ang tingin ni Luther. Bakit? Alam niya mag-endure ito for many years. Gagamitin ito ng mga magulang sa kanilang mga anak. Diba? So pag pumunta tayo sa Reform Catechism, what can we learn? Ang mga reformers, they believe that the medieval church failed to properly catechize its people and that it was the Reformation who recovered the biblical practice. So, bago dumating ang mga reformers, may catechism bang nangyayari sa Catholic Church? Well, meron dapat kasi nag-i-instruct sila.
But the problem was the medieval church did not especially teach formally the young about the faith. So dito tayo magkakaroon ng pagkakaiba at dito kayo hahanga sa mga reformers. Ang mga Catholic, wala silang program for the youth na tuturuan nila ng catechism. Ang mga reformers at yung kanilang mga heirs, which is even until now, if I'm not mistaken, yung mga pedo-baptists, yung mga reformed churches, they have a special teaching ng catechism sa mga youth nila. Si Richard Baxter, nagbi-visit siya sa kanyang mga members para i-catechize ang 800 families niya kasama sa buong parish, kasama yung mga kasama niya sa mga nagtuturo. Sabi niya, apat na araw ang nilalaan niya sa pag-aaral, and then yung isang araw, magka-catechize siya, pupunta siya sa mga bahay. So, it is, pag pumunta ka daw sa Oxford ni John Owen, at tinanong mo yung isang teenager na 13 years old doon patungkol sa kasalanan, ang sabi ng mga scholars, ang isasagot daw ng 13 years old na pakalat-kalat doon sa daan pag tinanong mo siya about sin, ang kaya daw niya, ang isasagot niya sa iyo ay mas malalim pa sa isasagot ng isang ordinaryong pastor ngayon. Ganong katindi ang mga bata sa isyo noon ng catechism. Ang form nila, paano sila napuwersa na mag-aral, it is because of catechism. Formally kasi tiniteach. So, yes, it can lead to legalism, na head knowledge lang. Pero hindi naman sila magkakaroon ng heart knowledge kung hindi muna dadaan sa mind. So, tama lang na ini-instruct nila. But paano nangyari na biglang wala na ngayon na nakakaalam sa mga bata ng theology, hindi sila nai-instruct? Well, tingnan muna natin to. Ang sabi ng mga reform, what they did cannot be really considered catechesis, ang mga Catholic, because they did not instruct. Kung ano-ano, ito yung problema ng Misa, hindi siya intended to instruct. It was intended to be a spectacular event, na mass kasi siya eh. Diba? Pero yung preaching, yun yung emphasis ng Reformation. Sabi ni John Calvin, the devil left nothing but certain trifles which only beget superstition without any fruit of edification. So ganito rin yung nangyari sa Catholic Church na wala nang puro superstition, wala nang instruction for edification. The Protestants claim to have recovered the biblical practice of catechizing. At ito yung sana na maganda natin na makita na ang mga Protestants, sila yung nag-incorporate doon sa nagbigay ng focus na maturuan yung mga members nila, yung mga young ones nila, especially yung mga children, na patungkol sa theology ng Reformed Christianity. Sabi ni Martin Luther, by the grace of God, I have brought about such a change that nowadays a girl or boy or 15 knows more about the Christian doctrine than all the theologians of the great universities used to know in the old days. For among us, the catechism has come back into use. I mean, the Lord's Prayer, the Apostles' Creed, the Ten Commandments. Sipin mo yan. To be honest with you, nag-graduate ako sa Bible school ko nung una na nalilito ako sa Ten Commandments. But when I became Reformed, kahit nakapikit ka na ngayon, you know kung ano yung Ten Commandments, ano yung pangpito. Baka pag sinabi mo pangpito, ano yung ikapitong utos? Ika-anim na utos. Pag sinabi mo ika-anim na utos, huwag kang mangangalon yan. Ako, GMA yan. Hindi yan reform. Nanonood ka ng GMA. Ang ika-anim na utos sa atin sa Bible is, thou shall not murder, thou shall not kill. Diba? Sanctity of life, and then sanctity of marriage, yung pangpito. Sanctity of possessions, yung pangwalo, thou shall not steal. Pangsiyam, sanctity of reputation, thou shall not bear false witness. And then yung pangsampu, thou shall not covet, which is, ang nandun na kami ngayon sa aming family worship, yun yung pinakamatinding utos. Kasi hindi mo kailangan kumilos para violate mo yun.
matulog ka lang o kaya nakapikit ka lang pero nagko-covet ka na. You are violating the Ten Commandments. So, napakaganda kapag naiintindihan ito ng mga bata, nalalaman nila. I'm not saying na sigurado silang masisave. I'm not saying na sigurado silang mababago, na sila ay magiging maayos ang buhay nila. No, nasa personal nilang appropriation yan at panalangin natin ang Diyos kumilos sa puso nila. Pero kailangan na-instruct natin ito. Okay? So, wala ka bang anak? Ang baby mo ay... wala ka pang baby, wala ka pang anak, but you can share this to sa karelasyon mo at pag-usapan ninyo, kaya naman sa iyong mga kaibigan, sa mga kasamahan mong babae, kasamahan mong mga lalaki. So, sadly, the use of catechism today among Protestant churches has been in decline. So, bakit kaya nawala ang catechism sa ating mga churches? Well, ito yung magandang explanation ni Anthony Hokima. Sabi ni Hokima, catechetical instruction continued to flourish as the Protestant Reformation spread to other lands. In America too, at first, there was much emphasis on catechism. The instruction in those early days was chiefly a matter of memorizing answers to questions, and catechism books consisted solely of sets of questions and answers. So, ito'y pala yung naging... dahilan, no, sa Amerika nung pumutok ang Reformation, nag-spread, naging sikat, nagkaroon ng emphasis sa catechism. Pero ang tanong, paano ang paano ito nag-decline? Eto, ang culprit ay ang Sunday school. Kasalanan pala ng ginagawa natin ngayon. Baka kaya nawala yung catechism. While the advent of Sunday school in America helped the church, it replaced slowly the instruction of catechism in churches. Sabi ni Hokima, gradually the Sunday school, which was originally intended to be a missionary institution, crept into the churches and took the place of catechism classes. In many American churches today, catechism classes no longer exist. So, paano ito? Paano natin ito, magre-repent na ba tayo? Di-dismantle na natin ang Sunday school? Let's replace it with catechism. Well, I have a personal take dito. So, missionary institution ng Sunday school. Alam naman natin, ang Sunday school nagsimula siya because of the French Revolution na nagkaroon ng increase ng pagtatrabaho hanggang ang mga bata pinagtatrabaho sila at may isang lalaki na Christian na naawa siya sa mga bata, lumalaki sila, hindi sila nakakapag-school dahil nagtatrabaho sila. So ang ginawa nitong Christian na ito, nagtatag siya na mag-aral ang mga bata pag-araw na Linggo sa mga churches. So ito yung pinagmulan ng Sunday school. So it was intended originally para sa mga bata na hindi nakapag-aral, and then later on siguro missionary institution para kung hindi nakapag-seminary, mahal lang ng seminary, so tuturuan sila sa Sunday school bago sila maging missionary. Now, nag-morph ito into a movement, na Sunday school movement ngayon, na kung saan natuturuan ang buong church na ng salita ng Diyos. So, anong take mo doon? Dapat ba nating alisin ang Sunday school? Well, this is my personal opinion. You may not share this, but it's okay. The Sunday school or Bible study or Sabbath school, ano pa ba yung tawag nila, is an excellent tool and avenue of instruction for all ages in the church. In my opinion, it should remain. Andyan eh. Diba? Andyan yung Sunday school. In fact, kung meron kayong maayos na Sunday school ministry sa church, which sa akin, yun ang isa sa tinry ko when I became a pastor, I have seen yung mga churches walang umaaten sa Sunday school nila. Alas 9 yung service, ang Sunday school nila, darating sila mga 9:50. Yung sakto malapit ng ano. Kasi nga, syempre, sasabihin nila, mga members, matitigas ang ulo. But I saw something. One thing is that yung mga topics sa Sunday school hindi ganun ka-interesting, ka-engaging, parang repetition ng dry lecture. They were not being prepared well. So, isa sa ginawa ko at ginawa namin dito sa iglesia is tinatry namin na yung Sunday school maging profitable time siya of learning. Kung mapapansin ninyo, mula nung naging pastor ako, almost always teach yung Sunday school, but thank God may mga kasama tayo dito or willing to fill in pag kailangan.
Pero we want to emphasize na ang Sunday school napakagandang paraan niya. Sa catechism, mag-question and answer tayo, limited tayo doon. Ang Sunday school, ang advantage niya is we can talk about any topic. At isa sa principle ko sa Sunday school is well-roundedness. In other words, pag nagtuturo ako, we want to teach theology, but then ma-expect mo sa Sunday school, I will also teach history. Right now, I'm teaching history pag October. And then may mga practical pagdating sa mga church issues, lalo na kapag nag-vote tayo ng mga office bearers and other issues. I just mentioned to our deacons na next year, the two big bulk ng ating 2024 Sunday School would belong to attributes, yung doctrine of God and doctrine of sin. So we will try to discuss those as kasama ng mga ibang mga practical issues and historical issues. So, para sa akin, let's continue doing the Sunday school. Saan mapupunta yung catechism? Catechism then should be prioritized primarily by parents in their households or members who want to understand the doctrinal truth properly. So, pwedeng gawin ng church, pag mga fellowship, pwedeng gawin to sa mga Bible study, pwedeng gawin to, pero pwede rin na maging topic sa Sunday school. One church na kilala ko, nag-usap kami nung Friday, they are teaching kids catechism. So, this is a Baptist catechism. So, napakaganda. Probably one of these days, I will be teaching yung Heidelberg catechism o yung mga ibang mga catechism sa church. Pero yung usual week, every week na magkakaroon tayo ng recitation, question number ganito, ganyan, pwede siya kung may time pa tayo. Pero ngayon, wala pa tayong plano. So, inag-appeal ako sa inyo, if you're a parent, please, make sure you will have a catechism na i-instruct nyo sa mga anak nyo. Napaka mahal ng mga gadgets natin, pero we are able to secure at least one. Itong book na ito na pwede natin gamitin sa pag-instruct, nasa 800, 900 lang. We're using yung kay Star Mead na Teaching Minds, Touching Hearts, tama ba yung title? So, napaka-effective nun. Nandun na. Di ka na mag-iisip. Nung una akong nag-family worship sa pamilya namin, naubusan ako kasi maghahanap ka. Ngayon, nandun na. Iikot na lang. So, napaka-ganda, napaka-dali na ngayon. So, catechism, ang lesson dito is a powerful tool that the powerful tool in instilling the doctrinal beliefs of the Reformation in the heart and in the mind. So, powerful tool siya. Yan ang sabi ni John Tillotson, Archbishop ng Canterbury, noong 1691 to 1694, catechizing and the history of the martyrs have been the two great pillars of the Protestant religion. So, yung martyrdom, pati yung catechism, yun yung matindi, two great pillars daw ng Protestant religion. So, instruction. Who is God? What is God? And in how many persons does this God exist? Yan, i-memorize yan. Ipamemorize sa bata hanggang maunawaan niya. Now, bakit kailangan ang catechism? Bigyan ko lang kayo ng conclusion. God has used the Reform catechisms in presenting the truth in a simplified yet orderly way to the spiritual benefit of the church since the Reformation. Bigyan ko kayo ng magagandang importance ng catechism. Number one, pag nag-catechize ka, meron ka ng easy access sa isang program na pwede mo nang instruct sa mga anak mo, nandun na, may nag-prepare na. Si Zacharias Ursinus ang nag-prepare ng Heidelberg Catechism and it is the most famous, most loved catechism sa buong mundo and he wrote it at the age of 28. So abang kayo, 28. Si Ursinus, may challenge siya para sa inyo na to make use of your time. Sa panahon ngayon lalo na ng woke ideology, sa panahon ngayon lalo na sineselebrate ang kasalanan,
yung race theory at kung ano pamang mga liberal agenda sa school, sa television, sa social media. Alam mo, isa sa pinakamatinding protection na pwede mong ibigay sa anak mo ang catechism. Bakit? Kasi sa catechism, formally pinipresent ang theology by question and answer. Nagkakaroon siya ng stable grasp at ng pag-hold doon sa theology ng Bible. Kapag tinanong siya, sasabihin ng tao, kalokohan ng Trinity, three-headed monsters, magiging weird para sa anak mo na marinig niya yung ganong comment at sasabihin lang niya, sasabihin niya, yung naniniwala ka ba sa Trinity? Sasabihin ng ano sa anak mo, tatlong Diyos? Sasabihin ng anak mo, kasi nakamemorize siya eh. Sasabihin niya, no, we don't believe in three gods. There are three persons in one Godhead. Di ba? And how many persons does this God exist? This one God exists? In three persons. And who are they? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakita ninyo? Kumbaga, magiging automatic reflex na lang sa kanya. Hindi yung matutunga nga yung anak mo o yung sino man kung paano mo sasagutin ito because you already have this instruction sa ganito. Then mahalaga ang catechism because it provides a balanced diet of doctrine and sanctification. Kasi kapag nagturo tayo sa Sunday school, ang tendency is kung ano lang ang kaya natin i-cover. Pag catechism, ang mangyayari is balance kasi mula sa una, tatapusin niya hanggang ano, naka-design siya para ma-address ang Ten Commandments, ang Apostle, ang Lord's Prayer, ang mga sacraments. So, kumbaga, magiging balance ang diet ng theology ng anak mo o ng sino man. Okay? And then, let me just end with this comment from Hercules Collins, an Orthodox catechism. Si Hercules Collins ay isang Reformed Baptist preacher nung panahon ng Puritans. Sabi niya, just over 115 years after the publication of the first edition of the Heidelberg Catechism in 1563, ito pala sabi nila Michael Hakin and Stephen Weaver, Hercules Collins, the third pastor of the oldest particular, that is Calvinistic Baptist or Reformed Baptist ngayon, congregation in Great Britain, published a Baptistic edition of the Heidelberg Catechism. Hanapin nyo nga ito, Jose. In 1680, that he entitled an Orthodox Catechism. He did so with a deep sense of the valuable role that this catechism could play in both refuting serious doctrinal error and deepening the love of God's saints for God and one another, since in Collins' opinion, his was a day of great declension on both counts. So, yung Orthodox Catechism, yun pala yung Baptist version ng Heidelberg Catechism. So, I hope na karon na wet yung appetite natin para sa mga catechism na yan. Baka mamaya may madaanan ako, nag-memorize na siya at nagre-recite na siya ng Kitch's Catechism. Any question? Si Kuya John. Good morning po, Pas. Maraming salamat sa lesson. I just want to ask, Pas, kung how do we encourage doon sa mga younger children na to be interested more on catechism and Sunday school? Because sa academic, we usually have the encourage to study kasi natatakot kami that in a time na ma-fail kami during exams. So, I haven't attended any catechism nung maliit pa ako kasi wala namang catechism na nangyari sa amin. Although, as I know, nung academic way is meron talagang consequence na mangyayari. And on catechism, how do we let the children be more interested na merong something like kailangan nilang gawin, mag-aral talaga, study, memorize, and so on. Salamat po, Pastor. Ang key po, Pastor, Kuya John, ay ang mga magulang po. You see, let's say, kayo may anak at
ang anak nyo nakikitira pa rin sa bahay nyo, whether anong edad niya, ang Bible, under siya ng custody ninyo. So, dahil nandun siya sa inyong jurisdiction, nire-require pa rin siya sumunod sa inyo ng Biblia. Kaya alam nyo, kayo pong mga magulang, tayo mga magulang, huwag nating hahayaan yung mga anak natin na maging choice nila kung attend sila o hindi. It should be a matter na kung ikaw ay nandito sa bahay ko, at ako yung magulang, at nakatira ka pa rin dito, kahit matanda ka na, kung a-attend ako sa church, i-re-require kita, you should be required. Or else, you have to separate ways. Pang-Western, yan. Pero actually, that's true. Minsan kasi naririnig ko yung mga magulang sasabihin, eh ayoko naman pong pilitin pas kasi nga, di ba, dapat sa puso. Dapat ang pastor magsabi niyan, hindi ko mapipililit ang anak nyo, pero kayo, magulang kayo, pwede nyo siyang pilitin kasi nga, under siya ng jurisdiction nyo. So, hindi po natin pwedeng i-require ang mga bata dito na mag-attend kayo, magkaroon kayo ng interest, paano nga ang mga teachers may kaya nilang i-require ang mga anak nila. Magulang po ang magre-require sa kanila na nandito sila sa church. At trabaho namin, ayusin namin yung tinuturo namin para maging interesting siya. At makatulong din po yung culture ng encouragement. Na nag-uusap, di ba? Nag-encourage, nag-aaral ng mga Bible books at mga catechism na mga ganyan. So I think that's the best way. Meron pa po? Ay, si Tatay Peter. I am one person na talaga na experiencing catechism sa Catholic. Elementary. Opo. That was early 60s. Napansin ko lang po sa Nicene Creed, Heidelberg Catechism, yung pinaka-heading yung Apostles' Creed. Yung Apostles' Creed. Heidelberg po. Heidelberg and the Nicene Creed. And lagi yung... Baka naka-attach lang po ang first question po doon. What is your hope in life? Part talaga. Pero natawa lang ako na sa Catholic, they do it before the rosary. Wala naman sa Bible ang rosary, but they always do it na andun yung Apostles' Creed. Observation lang. Oo, opo. Ayan, nag-Catholic high school kami pag October po, month of the Holy Rosary yan eh. Nagkaka-halo na kami pag October eh. Imagine mo, ipipray namin yung rosary ng one day. So yung mystery, first mystery, umaga yan. Tapos lunch, may Angelus pa yan sa Asunta ng alas 12. Tapos mauubos namin yun. Kaya feeling namin noon, naglalakad na kami sa lapa paglabas namin ng school. Yeah, but for them, if they're Catholic, it's good instruction yun sa kanila. Okay, sige po. Next week, we'll try to encourage yung mga catechisms na pwede natin na let us, sorry. Oo nga, dapat nag-pray muna ako. Let's pray. Father, we thank you sa naging lively discussion namin at nawa na-encourage kami dito, lalo na yung mga nagpapamilya, may pamilya, at maging yung mga may edad na yung kanilang mga anak, nawa, they find it na ang catechisms not for children only, but for everyone. Dahil hindi namin ito pwedeng maliitin dahil napakalalim pa rin ang theology nito, but in a very understandable way. Salamat Panginoon na naintindihan namin ngayon ito na talagang powerful tool pala ang catechism sa Reformation, kaya mas natili ito sa minds and hearts of people. So Lord, thank you. Nawa, ma-enjoy pa namin ang mga susunod lessons namin. In Jesus' name we pray. Amen.